ay isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ngayon po, nandito po tayo at binalikan natin si nanay. Kasi po yung hinihiling ni nanay na isang thermos, vitamins at saka haplas ay amin na pong binili, no? Ito po yung thermos. Yan po, yung thermos. Tapos yung vitamins nandito na rin. Binilihan po namin si nanay ng vitamins. Vitamins at saka ito, haplas, kailangan ni nanay. Yung hiniling niya nung nakaraan ng pagpunta natin. Nagpapasalamat tayo sa walang sawang pagsuporta kay nanay na nasa Jeddah na nagtatrabaho po sa salon. Ayaw lang talaga magpabanggit ng kanyang pangalan. Maraming salamat po at nandito, dala-dala na po namin yung hinihiling ni nanay. Shout out nga pala dyan sa Jeddah Salon at 29. Mabuhay po kayo at maraming salamat po sa inyo sa walang humpay na pasasalamat. Nandito na po natin at ihatid po natin yung hinihiling ni nanay. Nay! Oh, may buntag! Oh, nanay mong thermos nga di kinahanglan ni mo, nanay mong thermos. Nay, yung buntag, nay! Dako lagi palit namo nay. Ah dayon ang imong buwan. Mangat palit pa. Ang akong ibaw sa dapot ani ko ras nga daga aso. Na imong haplas nay, duha ni ka haplas. Miraculous, imong ipangayo nga miraculous. Ah dara. Maayo nga gituha nimo. Ug duha day. Nakay vitamins nay, nabugay vitamins. Ang susunga pala ni nanay, no? Ako nalawang na ni, nakabuntot yung gihatag din sa doktor, gihato din sa kuhan po sa rogoan. Ang pala ni nanay, no? Na, nagdako na nagsamot yung magbukang mong kahoy, tagaan kong inday kahoy. Nadugo rin pala. At may tinapay na, may tinapay din nay. Ito, tinapay. Sabit ko lang dito, nay. Alat. Ayaw nito anak kay musak ka ang mga ero o ganang manok. Dire lang yun sana. Mientras di ako po dire. Dari. Nadatlan po natin na mag-unsa mga nay? Maglaba? Mag-ngayo ng tubig ni Inday. Manghingi dahil silang tubig. No? Ito po ang ginagawa ni nanay. Oh. Ayan. Hindi talaga makakalakad si nanay. Ayan po. Sakit ako. Ayan po. Nag-iigib po siya ng tubig, no? Ay! Ay, Tagalugon na ako na, ha? Ay, ang sabi ng kuha ng nasa gida na kung okay ra sa'yo, linisan itong mga kalap dito ba sa kwarto mo? Okay ra sa'yo, buha, limpiyuhan? Hinluan na mo sulod, nay. Hinluan na mo sulod. Hinluan ba? Lagi limpyo anong taon niya ka natang mga tabla ilansang aron dili. Oo, palansang ang po na to. Okay na sa imo ha? Pupalitag kawayan ba? Isalog? Lagi anak. Okay lang po kung nanay na palinisan din pala yung kwarto niya. Kasi tingnan, kasi ito po yung kwarto ni nanay talaga oh. Ayan po. Ituloy yung kwarto niya. Nagkalat po yung mga panambak dito. Mga gamit niya, no? Mga damit. Nag-ano po yung nasa Jeddah na sana nalinisan daw to. Operasyonan linis to. At ipapako po namin yung... Kaso nga lang, hindi namin alam kung paano umpisan to kasi bali-bali na po yung mga dingding. Ngayon po. I-transfer na ako sa kandudong kwarto. Wala at saka yung mga dingding niya. Kung ano may nabutan dito, kung sa kasako kasip.
aron ma lugar ko dere kikda makapalibalik mo. Dapit na ko dere bintana. Ayan po, yung mga dingding niya butas-butas na po at kayong bubong, ayan po butas-butas. Ang gusto po nung may sponsor po tayo, ang gusto niya pong mangyari ay papalinisan po ito. Tapos sabi ni nanay, papakuan po itong yung sahig po ano. Nay, okay lang po sa'yo palimpiyuhan eh? Manuhol ang tagpulimpiyo? Ha? Amo! Punta po kami dito sa susunod na araw para linisan natin to. Para yung mga gamit mo maayos naman, tapos para walang daga ba? Oh, ah, walang daga. Nakurot na nga kung pangaon sa ilaga, anak. Wala ko ibig sabihin. Ang gamit mo dito, ilipat natin doon. Dito kandudong porto. Sige po, ano, kaso nga lang po, butas. Nakurot na nga kung sanina. Ayan po, ano, pag ilaga, anak. Butas-butas po, ano, kapag kanilipat namin doon, mababasa naman ang kanyang mga gamit. Wala naman. Ito lang po talaga ang, dito lang po si nanay natutulog. Ayan lang po. Mag-uwan anak. Pag naasa na wama kong ato, mag-uwan anak, magpungko ko. Ayan po. Higda kong mutuang na, magpandong ko. Magpandong ko sa buling mo, kaya aron dili kong mabasag na. Ayan po, ito po yung sahig ni nanay, no? Ayan po yung sahig. Ayan, oo. Tingnan mo, mahuhulog na tayo, wala nang pako. Makuhang ka diha. Tingnan mo yung kusina po ni nanay. Ayan po, nanay may nagbigay po ng kuan. Papalinis lang po natin, ano? Tapos papakuan lang po yung bisan lang kawayan na. Kuan din ni kuway. Palitag kawayan. Ang akong, kaning akong abuhan, anak, yung mga hook, ang paghinay kay huyong mga hulog ni nga akong kayo, kuan ka na ang sugnod. Magwanot akong taro ba? Taro. Taro. Akong dito lang po talaga si nanay. Kunting ano, kung ma ano na apoy, baka masunog, no? Kawawa naman si nanay. Kaso nga lang talaga, hindi mo maaapakan itong, kasi wala na pong kahoy, marupok na po ang kahoy, kagaya niyan po, marupok na talaga. Tsaka hindi na po pwedeng akyatin yung bubong niya, kasi po pag inakyat to, talagang mababali po ang kahoy. The next day. Ayan po, makain si nanay. Hanggang hapunan, ayan ay. Hanggang panihapon na. Hanggang panihapon na yan, ano? Nagluto si nanay. Umaga hanggang hapunan na po yun. Yun po ulam niya. Yun po yung ulam niya. Apat na itlog at saka isang quick chow. Hindi po talaga kaya, hindi talaga kaya malinisan. Ito po ang ginagawa, pinalinisan ko na po yung mga gamit niya dito. Andito na po. Ayan po yung gamit niya. Nilipat na po siya dito. Ayun po yung mga gamit niya. Kaso lang talaga hindi kaya ng mga maglilinis kasi po tingnan niyo po yung baka mabulasot ba wala na yung busaog. Wala na, hindi na kaya ba mabali kasi butas po ang kanyang bahay ngayon po uulan na. Mababasa na po si nanay. Ayan po. Ayan po, ito po yung sitwasyon ni nanay, no? Andito lang po siya. Nakakatakot din kasi baka po bumigay yung sahig, no? Kaya tingnan niyo, Hindi na talaga kayang apakan, no? Hindi ka talaga makakapunta doon, no? Kasi pag inaapakan mo, bibigay na yung kahoy. Bibigay na yung kahoy. Mahulog ka na sa... Ayan, si nanay, ganyan na si nanay. Nay, okay naman, nay. Nang nilinisan, nay. Wala nang daga, nay.
Naa ay ni kamang sa akong buktan no. Ni ari ang sa bukas niya akong gibugaw. Ang itlog nay na panay. Wala na karon na lang ko utob gilang ko anak ko tulo. Ang nauna na ko kahulot ang gatas og naapa ang kwetsyo og tinapa. Tapos yung itlog, ubos na itlog nay. Karon na ko utob. Karon na daw ko utob ang itlog ni nanay no. Yung asukal na pa. Wala na. Kaba. Nang asukar ang hal ka na lang sentral buwa. Sige nay. Maraming salamat inday sa inyong grasya gihatag nako. Dili ko makabawas ampo ra. Maayo ang panrabaho, panayulibgan tas mga dangan. Dakop ma umilugwayan atong kinabuhi hangtod sa atong pagkatigulang. O nga pala no, sinanay nga pala taga Cebu. Wala siyang kamag-anak dito. Ang mga kamag-anak lang niya, yung side ng mister niya. Wala talaga siyang kung tawagin sa amin ay pursusong mga kamag-anak. Kasi si nanay taga Cebu, ang mga kamag-anak niya nasa Cebu pero hindi rin nila alam na buhay pa si nanay, no? Kasi wala pong communication sila. Si nanay nga pala taga Daang Maya. Si nanay no, barangay Daang Maya daw, Bantayan, Cebu City. Malapit lang po ang bahay nila sa dagat. Ang kanyang apelyido is Rosales. So nananawagan po tayo sa taga Cebu. Kung may kamag-anak po kayo na matagal na pong wala dyan, hindi nakawi, nandito po si nanay no, matagal na po siya dito. Nandito po siya sa Zamboanga del Sur, si Nanay Rosario Rosales. Kung sino po ang nakakilala diyan sa taga Cebu po ano? Ito po si Nanay, nandito pa po ano. Ilan taon ka Nanay? Pila edad? July 14, 1941. Pila edad eh? 80 years old pala si nanay, no? Malakas pa si nanay, kaso nga lang talaga, hindi makatayo si nanay. July 14, 1941. Si nanay Rosario Rosales, taga Cebu po, wala talaga siyang kamag-anak dito sa side niya. Sa side lang ng mister niya. Yun po ang mga, pero wala po siyang kasama dito, yung mga side ng mister niya. Wala rin po, no? Sa mga nagtatanong na kung may anak pa si nanay, wala na pong anak si nanay, namatay na po kasi nabangga. Tapos yung mister niya, matagal na rin pong namatay. At hanggang dito na lang tayo mga ka-farmers, no? Maraming salamat sa tumutulong. Walang humpay na pasasalamat po sa iyo dyan sa Salon 29 ng Jeddah. Maraming salamat po sa iyo sa pagtulong at sa paggabay kay nanay sa mga kanyang pangangailangan araw-araw. Nandito po ako at hinahatid po natin yung tulong na ibinigay nyo po para kay nanay. At hanggang dito na lang tayo. At maraming salamat po sa atin lahat at God bless po kay nanay.